So, good morning mga kabady. Another day, another blessing, and another vlog. So, ngayong araw ay May 17, Tuesday. So, luluwas tayo dahil schedule ng pasok ni Marcus at... Wait lang. Schedule ng pasok ni Marcus, tapos bukas, alis na sila nana ng morning. So, 3 a.m. nasa ano na daw sila, nasa airport. So, hindi na namin maabutan. So, ngayon, ako ang luluwas. Sabi niya, last ano natin, parang last banding natin nandito ako, tapos babalik na lang ako uli. So, ayun mga kabady, samahan niyo ako na igala. Igala. Banding tayo kay Nana. Bago siya umalis, sila ni Uncle Ken. Si Maki kasi medyo busy ngayon sa bukid. And ang tropang kabadis, tumutulungan si Father sa pagpapaslab sa bahay nila. So, ayun mga kabady. Tara, let's go ngayon. So, pupunta muna ako sa bayan kasi mag-order ako ng gamit sa bukid. Mag-order ako ng gamit para sa grills ng Dream House. So, ngayon mga kabady, magpapasalamat kami ni Maki, ako, kay Tita Becky. Thank you, Tita Becky. Bali, si Tita Becky is nag-send ng $2,000 or 104,000 pesos pandagdag mga kabady sa grills ng bahay. So, ayun, doon namin nilalaan kasi doon ni Tita gusto ilagay. Parang sabi niya, for safety niyo, anak, doon tayo mag-umpisa. So, ayun mga kabady, thank you kay Tita Becky. Thank you ng marami. Ayun, sa another blessing sa shinier niya. Tsaka, si Tita Becky, lagi kaming magka-call. Tapos, lagi niya kaming kinakamusta kung ano kami ni Maki. Si Maki laging nasa bukid. So, Tita Becky, thank you. Thank you sa suporta. Thank you sa love na sabi niya hindi pwedeng pag sa walang bahala niyan, kailangan, ayun, kahit pa paano safety kayo mag-asawa. So, ayun mga kabady, salamat kay Tita Becky. Bali, yung sinend niya is nasa account ko na, yung diretso na lang i-withdraw mga kabady. Hindi siya sa Western or ipipick up. Actually, ipipick up pa rin naman siya. So, ayun, samahan niyo ako mga kabady. Ayan. Wala ako ngayon, so ang tropang kabady, sila na muna bahala. Sila Maki, dito. So, ayun, sila Mrs. Katrops, congratulations sa feeding program nila sa 185 children. Grabe ang dami at nakakatuwa. So, hello din kay Daddy Mario na isa sa mga tumulong maging possible yun. At nakita ko talaga yung porsige ni Mrs. Katrops at saka ni Katrops doon sa ginagawa nila. And congratulations din kay Kasangga, Mr. and Mrs. Kasangga, sila father kasi ayun, unti-unti nang natutupad yung dream house nila. Actually, hindi pa naman dito sa lupa na binigay namin, pero sabi nga ni Glessy sa akin, darating tayo doon. So, ayun, sila Glessy magpapasukat na rin doon. So, abangan natin mga kabady. So, ayun mga kabady. Ngayon lang ako after nung birthday ko, talagang yung mga regalo, hindi ko pa na-open. So, si Nana, mga kabady, may regalo sa atin. Hindi ko pa na-open, di ba? Sobrang busy. So, thank you, Nana. Thank you talaga, Nana. Plus, ito yung kay Nika. At nakita ko pa mga kabady yung... ng kapatid ko. Happy birthday. So, may letter siya sa akin. At nakakatuwa kasi ito. Share ko lang sa inyo mga kabady kasi sobrang hindi kami sweet magkapatid na may paganto. Pero, di ko expect na yung kapatid ko ganto at saka magre-regalo sa akin. Sabi ko nga, wag na nila ako paglaanan or gastusan or bilhan ng regalo kasi hindi naman ako mahilig sa mga ganto. Pero, thank you, Nika. Sobrang appreciated ko. So, ito mga kabady, sabi ng aking kapatid, happiest birthday, Sestra. Thank you for being the best sister that anyone could ask for. Since the beginning, ikaw yung laging andyan for me. We may not always agree with each other. Always know that I am here no matter what happened. I will always be the real ones. Hindi man ako yung lagi mong unang tinatakbuhan, but I will always be here. Tatalikuran ka ng lahat ng tao, but me, never. Naiyak ako. Tapos,
I know that your life become uneasy, especially the past few years. But never ever forget na nandyan si God at si Mama laging gumagabay sa'yo. Sa atin. At yun palang panalo na tayo. Gusto kanilang bumagsak kasi hindi nila kayang tapatan yung kung nasaan ka man ngayon. God will never let demons win. Kaya kayo manatiling matatag, mapagkumbaba, kahit ang sama-sama na ng mundo. Count the blessings. Ito yung lagi sinasabi ni Mama. Not the idiots around you. You are so blessed having a complete, lovely, and strong family. We are so blessed that we are raised by amazing parents, diba? Doon pa lang panalo na. Sobra. Kung ako bibigyan ng chance na mamili ng magulang, kasi ang mga anak never ka magkaka-chance mamili ng magulang, pero kami, si Mama at si Daddy, pa rin yung pipiliin namin. Sobra. Anyway, enjoy your birthday, enjoy every blessing and moments in your life because you deserve it. You deserve all the great things in life, not those shits coming in your life. You know what I mean. Excited na ako sa mga darating pang araw because I know that brighter days will come. Blessing in disguise sa inyo yung mga nangyayari. Maniwala ka sa akin. God moves the shits in your life kasi mas maginhawa at maliwalas ang buhay niyo ngayon. Enjoy. You deserve it. Happy ako sa mga achievements niyo ni Bao. Saksi ako sa hirap at ginhawa na pinagdaanan niyo. This time, kayo naman. Ikaw naman. You know what I mean. Ikaw naman. 1,000,000 ang support ko sa'yo. Not money. Hahaha. Happy birthday, tanda. Enjoy my gift. Love, the best sister ever. Your best sister ever. Yung picture namin yan. So, ayun mga kabati. Ano ba yan? Pinaiyak ako ng kapatid ko. Pero salamat, Nika. Ito yung relo. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa ganito mga kabati. Yung dalaga ko, hilig ko naman mag-ayos yung mga damit, ganun. Pero, ayun. Ano ako din yung dada? Support ako ng aking parents. At saka ito naman, galing kay Nana, my precious Daisa. Si Nana ang isa sa mga nagiging magulang sa amin ni Maki. So, thank you, Nana. Ito naman yung kay Nana, yung sulat niya, my beloved baby girl. A very happy birthday, a year that's perfect too. And a future filled with happy days that's what this wishes you. I may not be around you all the time, but my love for you stays. I will always stand by you. Your second mom, Nana. Thank you, Nana. Thank you. Sobra. Alam niyo ba mga kabady, sobrang blessed namin mag-asawa. Hindi sa pera, hindi sa kung anong meron kami ngayon. Blessed kami kasi sobrang napapalibutan kami ng love and support nyo. Sobra. Nawala man si Mama. Ayun nga, it's a 20 birthday ni Mama. Pero, ako hindi ako nagpapakalungkot. Hindi ako pwedeng malungkot. Kasi, paano mga anak ko? Paano si Maki? Ayoko nakikita ko ni Maki na mahina. So, yung mga kabady, regalo ni Nika. So, ngayon ko siya susuotin. Ayun ko nga suotin ito eh. Sabi ko, i-display ko lang to eh. Pero hindi. Gusto ko makita ng kapatid ko na suot ko. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. So, God is always good mga kabady. Sobra. Sa amin ni Maki. Emotionally, physically, spiritually, mentally, sobra. Sa lahat. Hindi nila kami pinabayaan. So, tara mga kabady, samahan nyo ko. Tanggalin ko lang yung plastic, tapos alis na. Ayan na mga kabady, update sa mini farm. Ito, dadamuhan namin to mga kabady. Sobrang lakas ng ulan, ayan. Hangin. So, kukuha lang ako ng pang ano ni Nana. Dadalhin sa US. Buti pa ang malunggay, makakarating ng US. So, ito mga kabady. So, ano lang ako ng tangkay niya. So, ayan mga kabady, papunta lang muna ako kay Nakasangga kasi nandito sila Maki nagbubuhos. So, iabot ko lang kay Mrs. Kasangga yung receipt, tapos may kukunin lang siyang medical certificate, medical report.
doon sa bayan kasi ako luluwas ako. So, siya na mag-aasikaso. So, ayan mga kabady, tingnan na rin natin yung buhos nila. So, ayan mga kabady, nakuha na natin yung sinen na padala ni Tita Becky. So, pupunta tayo ngayon sa construction. Hindi, mali. Pupunta tayo sa hardware. Order tayo ng materials. So, samahan nyo ako mga kabady. Bago ako magbuwas, yun yung gagawin ko. Yun yung assignment ko. Tapos nakita kami ni Maki kanina. Sabi ko nga, alis muna ako. Samahan ko si Marcus, tapos makikita kami ni Nana. Tapos ayun, nag-kiss ako sa kanya. Kinilig si Kabasi. So ayun mga kabali, samahan nyo ako. So ito na. Tapos, may pinadala si Ate Mai para kay Nana na pwede niyang gawing tea, yung serpentina. Tapos, dala ko rin yung vitamins ng mga anak ko. Ngayon mga kabady, naka-order na ako ng materials para sa grills. Ayan, yung sulat na ni Ate. Kaunang order muna daw to sabi ng mga gagawa. So, tatlo yung gagawa mga kabadi. Kakilala ni Pareng Carlo, tsaka ni Maki. So, ayun mga kabadi, dito na ako nag-aabang ng bus, paluwas. Siyempre, dito ako sa may Siniguelas. Kagabi ko pa gusto. So, bibili tayo ng 2 kilos. Tapos, pasalubong ko rin sa mga bata. Drawing. Anong ginawa mo sa school? Research. Nag-recite ka doon? Ay! Asan? Echi! My name is Marcus Tenyat Kunana. Research. Tawis ka na, be. Wala siyang bang. Tirago niya sa kulit niya. Hindi naman. Sana all. Pagi naman ako. So, ayun pala mga kabady. Ang cute-cute pala ni Mara. Nakikita na siya sa my video. Napamulog ko. Ngayon po mga kabady. Andun po sila, ma'am. Tita ko. Mami ko. Nag-vlog mo pala ako. Guys. Ito naman sa, ayan, inom-inom pa. Maliit lang amin. Pearls! Pearls! Ayun sila, oh. Sila yun. Ayun sila, Tita Maxine, Marcus, Lawn, Mommy, Tita. Amarang makulit. Ako na lang? Ganun ang maestro eh. Ayun, si Mika comes. Mika comes. Max Lott. Dadal-dala ko. Bakit pinutok
ko ang ganda. Nakabali dito kami sa City of Dreams. Pero sa labas lang. Doon kami sa Ayala Malls. Kitain namin si Nana. Katapos lang ng school ni Marcos. Tulog. Si tulog po siya. So, ito last day ni Nana dito sa Philippines. So, good time. Oh, uwi na sila sa US. USA po. Kabadi, nakita niya ano yun na? Ananas! Hindi tayo pwede pumasok dyan. Hindi ka tayo makakapasok sa lamin niya, no? Sa lamin, no? Oo. Oh, bili tayo ice cream. They don't have either, Daddy. Bottled water. Papakita ko sa basta pag 7. Ayan, si Max Lord.